Naniniwala ka ba na may mga elemento na nabubuhay kasama ang mga tao, gaya ng mga aswang, tiktik, o mandin, kapre? Naranasan mo na bang makipag-usap, makakita, o makarinig ng mga ito? Maaring ito ba ay isang imahinasyon lamang, katang-isip, o gawa-gawa lamang ng tao? Ngayon, matutunghayan natin ang isang karanasan ng isang pamilya sa bayan ng Sitio, Latag, poblasyon ni Bacawaclan, na naniniwalang sila ay ginagambala ng isang kapre. Nagsimula ang kababalagang ito nang dahil si Ginang Florence Nabyong ay doon mismo sa puno ng kamansi naglalaga o nagluluto ng pagkain ng kanyang alagang baboy, kung saan doon mismo ang tirahan ng nasabing kapre. Eksklusibong panayam ng iba't ibang ahensya ng radyo kay Ginang Florence Nabyong, ang tagapangalaga ng nasabing bahay. Ang kababalaghan ay nangyari raw noong Martes, alas 10 na ng gabi, nang sila ay matutulog na sana nang may marinig silang ingay mula umano sa kanilang kusina. Dito nila napag-alaman na ang ingay na yaon ay mula sa natumbang aparador na lagayan ng mga babasaging mga plato at baso. Mandin, mga lutuang yari sa bakal ay tumambad sa kanila. Sila ay nagulat kung ano ang nangyari at di makapaniwala sa nasaksihan. Akala ng pamilyang Nabyong hanggang dun lang natapos ang kababalaghang nangyari. Ngunit, kinaumagahan araw ng Miyerkules, nagulat na lamang sila sapagkat nakita nila ang halos kayraming nagbabagsakang mga bote ng soft drinks at mandin. Panindang nitong bigas ay nagkalat sa sahig at may mga nakitang bakas. Bakas hindi sa kamay ng tao, kundi sa mga malalaking kamay ng isang pinaniniwalaang kapre. Dahil sa pangyayaring ito, dinesisyonan ng pamilyang Nabyong na pamedisyonan ang nasabing bahay sa paniniwalang sila ay hindi nagagambalain ng nasabing elemento. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Kayo na ang bahalang humusga.